Kaya kung
walang kwento ng story of the devil. Kaya na, kapag tinignan ninyo, itong mga walang asawa nito, gamit ito. Balo. Balo sa patay, balo sa buhay. Ano yung balo sa patay, balo sa buhay? Ang balo sa patay ay sumakabilang buhay. Ang tunog naman na balo sa buhay ay sumakabilang buhay. At ang pangatlo dyan ay yung authentic single na hindi talaga nagsipag-asawa. Huwag na natin sila sisihin. Ganun na ang buhay nila kung sisihin pa na po sila. Eh, lalo yung sasama ng kanilang ito. Tanggapin na lang natin yan. Pero sinabi ko na sa inyo na lahat ng hindi nakaranas ng kasal, mayroong branding kasalan na nakaantay sa atin at yun ay ang second coming. Kaya yung nakasal na. Ayaw na. Ito rin ang mga. Tragedy in the family. Sa lahat ng aklat ng Biblia na paborito ko, ang aklat ng Job. Bago pa ako sa revista na basa ko ang aklat ng Job, tumatawa ako sa kwento nito ng aklat ng Job. Pero hindi ko ito pagbabasahin depende sa okasyon na aking pagsasalitaan. Ganito ko ito na naintindihan. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa, mananatili ka pa ba sa iyong pagtatapat? Sumpain mo ang Diyos at mamatay. Kanina ang walang asawa. Problema o hindi? Sumagot si Ma'am J. Depende. Ngayon naman, may asawa. Problema o hindi? Problema. Depende. Ang natagpuan ko ngayon ng pag-iisip sa bagay nito, si Job ay pinatotohanan ng Diyos mismo na lalaking matuwid. Si Job ay pinatotohanan ng Diyos lalaking sakdan, lalaking matuwid sa kanyang kaarawan, sa kanyang panahon. Subalit hindi siya nakalibre sa matinding pagsubok sa asawa. Ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ni Job ay ang kanyang asawa. Bakit? Ito ang signal number 4 o number 5 sa lahat ng bagyo na dinaanan ni Job. Reserva ito ng demonyo ni Satanas. Inihuli niya ang kanyang asawa. Kaya kung kayong mga lalaki at sa pakiramdam ninyo, ay ang inyong misis ang pinakamatinding pagsubok sa buhay niyo. Pareho lang kayo ng kwento ni Job. Para po sa mango ko ng mga babae. Ay, ano magagawa ko? Eh, yan ang lakas ko ang kwento. Gumanap naman kayo ng kwento na yung lalaki naman ang mali. Maliwala, si Adan inakay ni Eva para magkasala. Si Adan naman, lalong mali, kinampihan si Eva na magkasala. Ito na ngayon, time of the time. Sabi ko na, sino ako sa mga ito? Matthew 24:16. Ang sino man na magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Pinag-aralan ko sa buhay nito. Ang pinakamahirap pa lang pagtiis sa buhay nito ay hindi bagyo, hindi init ng araw, hindi ilan, hindi. Hindi niya masiraan ang sasakyan, hindi niya, hindi niya. Hindi pagalit ng mga administrator. Hindi ang pagalitan ng mga simbahan. Yung mga simbahan ng mga ganyan kaso, hindi sila hindi sila. Pagkaan lang pa. Kayo ng taas nila pagsubok sa buwan. Kaya-kaya namin yan. Dahil kayo kami isang daang distrito na pwede pagkakas. Ang napakahirap na pagtitiis sa buhay na ito ay ang asawa. Sino na sa inyo ang pakarinig ng kwento ng Siak Gamieris? Kung alam niyo ang kwento ng Siak Gamieris, mabuti pa ang nabilan mo, makalalaya ka
10 years, after 20 years, before 30 years. Pero sa pag-aasawa, makalalaya na lang sa sandali ng kamatayan. Mala dito sa science of the times na ito, napakaraming pagsubok na darating bago dumating ang Panginoon. Pero ang pinakamatinding pagsubok sa lalaki ay ang mahiwalay sa asawa. Mga lalaki, pinakikin sa kuya. Pag kayo pinalalayas ng inyong asawa, maglumuhog kayo, magmakaawa na kayo, at sabihin mo lahat ng ayaw mo, gagawin ko. Huwag mo na ako nag-aansin. Opo, unawain ninyo ang pag-aasawa sa panahon ito. At napakarami ng baluntot na pamilya. Kung kayo po ay buo ngayong panahon ito, pasalamat po kayo. Ito ang ministry ni Juan. At nagtayo si Juan ang altar ng Panginoon. Kumuha siya ng mga malilinis na mga hayop, malilinis na mga ibon, at kanyang inihandog na susunugin para sa Panginoon. Ito ang ministry ni Juan. Sa Patriarchs and Prophets unabasa, ang aklat ng Patriarchs and Prophets ay aklat ng napakaraming pamilya na nabigo at nagtagumpay. Nang bumaba ng daong, ito ang pinakamatinding pagsubok kay Noe. Hindi ang itayo niya ang daong sa loob ng 120 years. Hindi pala yun ang matinding pagsubok kay Noe. Ang pinakamatinding pagsubok kay Noe, pagbaba niya ng daong. Walang buhay na panahin. Nang nabas si Noe, sabi ng Patriarchs and Prophets, bumaba ang malalaking hayop sa daong. Inalagutan siya at nalagin siya. At ang itinanong niya sa kanyang sarili, ano ang mangyayari sa aking mga anak kung ganito malalaki ang mga hayop sa lupa? Pagkatapos ni Noe na siya'y maghandog, sinagot siya ng Panginoon, lumitaw ang bahagdan. At sinabi ng Diyos, hindi ko na bubunawin ang salimutan sa pamamagitan ng bahag. Ang kasama na sinabi diyan ng Panginoon sa kanya, Noe, magpakarami ka, mag-anak ka pa. At sinabi sa kanyang mga anak, magpakarami kayo at mag-anak kayo ng marami. Unawain niyo, si Noe ang kanyang pamangka, ano ang mangyayari sa kanyang anak? Sinagot siya ng Diyos, mag-anak ka ng marami. Ano ang dapat ng mga anak ni Noe? Sinabihan sila ng Diyos, mag-anak kayo ng marami. Ano ang takot ninyo ngayon? Trish yun. Sabi ni ministry mo, nang dumating ang panahon pagkatapos ng kasayahan ng kanyang mga anak, yung kanyang mga anak, sampo, nagkasayahan sa bahay ng pananay, inimbitahan ang lahat ng kanyang mga kapatid, dinayang at binipag at mga anak, napakalaki-grande kapasyon. At ang sabi ni Ho, ang aking mga anak ay hindi sasalang nagkapagsalita ng laban sa Diyos. Ako'y maghahandog para sa kanya. Ang sabi nito, tuwing umaga, si Ho ay gumigising ng maaga upang ipaghandog ang kanyang mga anak. Sa dalawang pagkakataon nito ay hinanggit ko ang altar ng Panginoon. Kay Noe at dito ay kay Ho. Ito ang ministry ni Hob sa kanyang mga anak. Ang mga anak ni Hob marahil ay nakisalayaw dahil sila ay anak na yaman. Lahat ng kanilang kagustuhan ay maaaring nilang magawa sapagkat sila ay anak ng prominenteng tao at mayaman sa kanilang panahon. May suri na rin si Hob sa kanyang parenting. Ang kanyang ginawala ay ang magtayo ng altar, maghandog sa Panginoon, at bawat isa niyang anak ay kanyang ipinaghahandog ng tupa at ipinapanalangin sa Panginoon. Ito ang palaging ginagawa ni Hope. At ginagtimpalaan ng Panginoon si Hope, binigyan ko rin siya ng panibagong 10 anak at dinagwe ang kanyang kayamanan. Kayo na mga lalaki, pilitin ninyo na makapagtayo ng altar ng Panginoon sa loob ng ating tahanan para sa ating asawa at sa ating mga anak.
Dalawang bagay ang ginawa ng Diyos kay Job na gusto kong isiyan sa inyo. Una, ginawa ng Diyos si Job na magandang lalaki. Nang si Job ay pangit na pangit at puro sugat mula po niyo hanggang talampakan. Ang sabi sa kanya ng asawa, mabuti pa sa iyo mamatay. Sa hirap ng kalooban ng asawa ni Job na nakikita, si Job na gano'n ang kanyang kalakalan. Ang sabi ng babae, mabuti pa sa kanya. Nang siya'y pagalingin ng Panginoon, nagbalak sang buo. Gumandang lalaki. Gumandang lalaki. Kaya itong asawa ni Job, tuwing nasa kalubong niya ang kanyang asawa, nalalaglag ang kanyang mga mata. Tumutungay ang kanyang mata. At naiinip siya na sakay gumabina. Sa tuwing niya umasa sa lubong si Job at matitingnan si Job, katabi sa higaan, kasalubong o malayo, ang buhay ng babae ito ay nagiging masigla at nagiging malinis. Ganyan pala yung mga babae niya. Kapag nakakakita ng magandang lalaki, sumisigla ang kanilang buhay. Ganyan na lang ang mga babae. Kayo na ang gumawa ng paraan dyan sa asawa niya yan kung paano magandang lalaki. Eh, nakuha nyo na yan eh. Pag-iswento nila, nasa inyo na. Gastusan ang inyong ng asawa nyo na yan. Kung ano man ang kailangan bilhin para sila'y gumandang lalaki, bilhin na nyo. Gastusan ang inyo. Ang isang paraan yan, kahit kung Sabado man lang, dadamitan nyo ng maganda para sila ay gumandang lalaki. Nakakaintindi na pa tayo mga babae. Baka hindi kayo puro sa mga ito. Pangalawa, ang ginawa ng Diyos kay Job. Pinayaman ng Diyos si Job. Lahat ng kaibigan ni Job, sabi ng Diyos sa kanyang mga kaibigan, magbayad kayo kay Job. Sapagkat kayo'y lalong makasalanan kaysa sa kanya. Ang mga kaibigan ni Job, pagkatapos mamuhay bumalik, dala-dala ang napakalaking kayamanan. Ang mga kamag-anak ni Job nagbigay sa kanya ng mga kayamanan. Ano ni Job itong kayamanan na yun? Lalaki, hindi mo sa ko. Nakukulong ang mga maraming kayamanan na kayamanan ko. Lalaki, ano ang gagawin mo sa malaking kayamanan na ibigay sa iyo? Yun ang gusto kong sagot. Ibigay sa kaya ang asawa ni Job, laging inhit. Pero yung mga lalaki, hindi nang bibigay ng sweldo sa asawa, naniibat lang lahat ng mga umaga. Hindi ako missing. Pinapatay pa ako. Sa aklat naman ng Malakias, tingnan ninyo, aking susuguin si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakinakinabot na kaarawan ng Panginoon. Kanyang kapagbabalikin loob ang puso ng mga magulang sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. O, baka ako'y dumating at aking sumpain ang lupain ng malaking pagpawasan. Dito ang mensahe ni Elias ay parenting. Parenting. Papagbalikin loob ang puso ng mga ama sa mga anak. Pamilikan ito. Patuloy sa ninyong maunawaan ang responsibilidad ng pagiging